Hello mga higala, mga kaibigan, mga friends. Ngayon, nandito ho tayo sa isang palayan kung saan marami hong nag-harvest o nang aani ng palay. Pasensyahan niyo po, ang aking Tagalog ay hindi ho masyadong maganda ang tono kasi isa ho akong Bisaya. At ngayon, sasamahan niyo ako papunta ho sa dulo doon kung saan nandoon ako ang nag-aani ng palay. Alam ho natin na basta't may mag-aani ho ng palay ay mayroong treasure at yung blower is very noisy po, very noisy o parang malakas ho ang ano ang ingay ho doon. Kaya sa videong ito ay minumute ko po ang yung ingay. Tingnan nyo po ay mayroon pong palay pa lang na malapit na ring mamumunga. Diba? Ang palay ay karamihan magtatanim ho ng June. Harvest ho nila last week ng September hanggang October hanggang November. Harvest time ho yan ng palay. Pero maganda dito ay ang iba ay wala pa hong bunga and the rest ay na-harvest na, diba? Manage nila ho yung month ba? Kahit ang iba ay nag-harvest na, hindi ho lahat ay na-harvest kasi may coming naman na mga palay na magdadalahan na ng bunga. O, diba? Napaka-green at dito ay napakalamig din ng hangin. Malapit na tayo sa area kung saan ho may nag-harvest. Pupuntahan natin doon sa dulo. Medyo malawak ho itong palayan nila. Hindi ho akin ito. Alam nyo ba kapag may na-harvest ho ng palay dito, tulad ng mga may parang lama lapok ba or clay yung ano ba sa Tagalog yan maputik yan maraming ho yung baki. Sino ba ho ang kumakain ng baki? Yung frog ba? Tawag ho namin yan ay baki o ano bang tawag sa iba dyan? Pakra ba sa Tagalog? Basta Bisaya sa pakra or baki. Napakasarap yun. Kaway-kaway naman dyan sa mga kumakain ng baki. O yan o ang mga taong nagdadala na ho ng ng palay na galing na out. Tapos na ho yun na blue blower ba na tawag ho namin dito ay bulhot ba? Hindi ko alam sa iba kung ano ang tawag nila. Napakaingay po niyan kaya minumute ko po kasi napakaingay po ng tawag ho namin dito ay tracer. Hindi ko alam sa ibang lugar kung ano po ang tawag yung siniseparate yung katawan ng palay at sa bunga ho ng palay yung greens niya. Ganun. Papunta tayo nun sa malapit-lapit para makikita niyo talaga kung ano ang kanilang ginagawa. Basta after ho ng harvest ay karamihan o ay mangunguha o kami ng baki gawing halang-halang or inaadubo or baki na lagyan ho ng gata. Napakasarap talaga yun. Tingnan mo, parang mayroong electric fan. Tawag ho namin yan ay bulhot or blower yung sinisiparate ho yung palay na may unod, may laman kasi may bunga din ng palay na wala hong laman. Yung wala hong laman ay siya madala ho sa hangin at ang may laman ay nasa nag-stay po siya, hindi ho siya madala sa hangin. O, tingnan nyo, hindi ho madali ho ang isang farmer ho ng palay at karamihan ho ay yung mga bata ay naglalaro po yan sa tawag namin diyan ay uhot.
na para siyang foam na diyan ho kami maglalaro. Pero after that, kailangan ho maligo kasi ang kati-kati po niyan. Ang tawag ho namin yan ay nakalimutan ho yung makati yung katawan. Ganyan. Diba? Napakalawak po ng palayan dito sa Leyte. At pero nag-wonder lang ako kasi medyo hindi ho mura ang palay. Pero kailangan kasi ng kapag mayroon kang palay, kailangan din ng pera kasi kailangan ho yan ng fertilizer. Ganun. Kaya ang karamihan talaga ang hina-harvest nila ay binibinta para ho may pang-rolling ba pang para sa pagdating ng panahon na sila na din ay magtatanim, may pira ho silang pang-bayad sa mga tumutulong o mga kanilang mga tauhan sa pagtatrabaho ng palayan. At ang iba naman lang hina-harvest ay in-stock na lang nila ba para sa month na wala pong harvest ay mayroon silang magagamit o konsumo o makain ba. Hindi ko alam ba Tagalog sa konsumo. Para family consume lang nila. Yung iba yung binibinta nila para din ginagamit lang pera para po pang bayad sa mga tauhan. Ganon. Hindi ho madali ho maging isang magsasaka, isang ano bang tawag ito? Ano bang tawag pa sa mga magsasaka? Basta ganon. Ganon na yun. Yung mga farmer. Sa mga city girl dyan na hindi alam kung saan galing ho yung rice na inyong kinakain ay ho dito po sa isang palayan. After po dito ay dadalhin nila sa area kung hindi po mabasaba ng ulan o tubig. Kasi minsan ho ay muturok ba daw? Namang Tagalog ng muturok. Kailangan ho yan i-dry. Kailangan ho yan ang iba. Dito sa probinsya ay sun-dry. Yung ginagawa ko sa unang video ko na i-dry ho sa araw. Pero mayroon naman ho dito yung milling ba? Yung milling, yung tawag natin galingan ng palay, ay mayroon na ding dryer. Pero medyo mas mahal-mahal siya. Parang electric dryer na yata lang, parang i-dry after it ng dryer, i-milling agad yung igaling dayon ba? Igaling agad. Ano ba? Basta mahirap po talaga magtagalog. Asensya na po. Kasi hindi ko alam ang ibang word po ng Bisaya para ma-translate ho ng Tagalog. Sana'y naintindahan nyo po ang gusto ko pong ipaalam sa inyo. At sana'y mayroon kayong natutunan po sa videong ito na hindi ho madaling maging isang magsasaka. At napakablisid na po ng iba na mayroong income araw-araw na hindi ho nila ito naranasan ang pagtatrabaho sa sakahan. O tingnan nyo ho yung iba na nag-harvest, ganyan po. At yan pong lugar na yan ay may maputik ho yan. Hindi ho talaga madaling maging isang magsasaka. At sanay yung mga may pira talaga ay tumutulong talaga sa kapwa. Ganyan talaga, pero kapag binibili yung palay nila ay napakamura. Pero yung pagbilihin na doon sa market, medyo mahal na. Ganun lang naman talaga ang buhay ito sa mundo. Minsan hindi ho fair. Pero ganyan talaga ang buhay. May mayayaman, may mahihirap. Kasi kung lahat ng tao ay mayayaman, wala na ho magsasaka.
Sana ay nagustuhan niyo po itong video ito at huwag niyo kalimutan po i-like, share, subscribe, and don't forget to click the bell button para updated kayo sa aking upcoming videos. Big love shout out Team Gapangan. Maraming salamat po sa inyo at sa aking mga ku-YouTuber na sumusuporta sa aking channel. Sana hindi ho kayo magsawa na sumusuporta sa aking channel. And I love you all. See you next time. And sa mga napakulay po at napamember, maraming salamat po talaga sa inyo. Marami ho kayong matutulungan niyan sa aking upcoming activities.